Matibay to. Para ako. Hey guys! Isa mapagpala at mapagpalayang araw po sa ating lahat. For today's vlog po ay samahan niyo po ako. Mag-organize po ulit tayo. At gagawin ko po ng simple makeover itong area na to, itong corner na to ng aking kitchen. So, kung mapapansin niyo po, meron ditong space. Kasi last time, meron po ditong nakalagay na yung old ref ko. Kaya lang sira na siya, hindi na gumagana. At ginagamit na lang namin siya as parang storage din. Kaya lang dahil nga luma na siya, minsan kapag nilalagyan namin siya ng pantry supplies, napansin namin ni Peka na medyo bumabaho kapag dun mo siya nilalagay. So, I decided to let go of that old refrigerator. Ganun naman po talaga, diba guys? Kapag ang isang bagay ay sira na at hindi na kayang repair, kailangan na i-let go. So, if you have watched my previous vlog, ay bumili kami ni Becca ng parang kitchen cabinet or yung shelves. At today, i-assemble po natin at ilalagay natin dito. Tara, tulungan niyo ako guys! Dito ko na in-unbox. Kasi mabigat pala siya. Abra. Saan ka? Doon ka kaya dalok sila kapag ito. Roxy. Guys, nag-dinner na muna ako. At ito, susubukan na natin i-assemble. Ang problema, nung in-open ko siya, walang manual. Oh, no! Wala siyang manual, guys. So, parang pag-iisipan ko na lang talaga kung paano siya buo. Tapos, ang dami niyang mga ganito. Akala ko hindi gagamit ng martilyo, pero ilabas ko na rin yung martilyo. Buti na lang. Meron pala kami dyan. Screwdriver ang wala ako. Pero, meron siyang ganito. Ayan, ayan. Magagamit yan. So, feeling ko guys, sana tama itong pinagagagawa ko. Ito, may mga nakita kasi ako mga ganyan. Yan. So, ilalagay natin siya dito. Kailangan ko kaya siyang pupukin. Babaon natin ng konti. Guys, I'm hoping na tama yung pinagagagawa ko. Wala lang. Madali nag-assemble. So, after nito ay liligo ako ulit. Ito naman yung mga kailangan natin ng screw. Para mas magiging matibay siya. Lalagay na ako ng screw. So, wala akong screwdriver pero meron siyang ganito. Kasama na dito sa ano tawag dito. Yun. Pero kanina nga, as in, kasi nga, wala siyang kasamang assembly manual. So, hindi ko alam kung paano mag-assembly. So, visualize ko muna siya. Bibilang ko muna yung
4, sana naman tama yung mga guys. So, lumabas lang sandali kasi si Becca. And, sabi ko naman sa kanya, kaya ko na. Gusto ko siyang i-surprise na ang dating niya assembled. Makapinang side. Lalagyan natin ng pagkain. Bago natin siya ilito. Ngayon, ito. Ito yata ay dito sa likod. So guys, sandaan natin ha, pag nagpupukpok tayo ng martilyo, kailangan maging maingat tayo. Oh! Ah! Wow, okay siya guys. Ayan o. Ito lang, napalakas yung pukpuk ko kanina, kaya medyo nag-chip. Dito lang perfect. Pero okay lang. Pwede ko na siya ilagay doon. Kaya-kaya siya. Mabigat pala. Kaya ko siyang itaas. Lakas ko, guys! Alam ko, guys, meron kaming screwdriver, pero hindi ko mahanap, kaya na lang muna. So, kapag nakahiram tayo ng screwdriver, saka na lang po natin pahihigpitan yung ano, screw niya. At least, okay na siya. Successful ko pong na-assemble mag-isa ang aking bagong-bagong kitchen cabinet. So, ayan, girls, napatunayan ko po sa inyo na basta meron tayong gustong gawin, kaya-kaya natin as long as meron tayong determinasyon. At alam ko, hindi ganun ka-perfect yung pagka-assemble ko dahil kulang din tayo ng ilang mga gamit. Pero, nakakasiguro naman ako na matibay to. Para ako. So, tara! Lalagyan ko na ng laman. Mas exciting to.
guys, natuwa lang ako dito. May pinili ako mga ganitong containers. So, later on, pwede ko siyang paglagyan ng, for example, pasta or kung anumang pwede kong mailagay dito. But for now, itong isa, lalagyan natin ng yema candies. And then, itong isa, hindi ko alam na stainless pala itong palakukahoy din. Meron tayong binili na pili nuts. So, dito natin lalagay. Favorito ni nanay. So, bumili ako ng 2 kilo dito. Yung iba, binigay ko kay nanay. Naghati kami. So, gusto ko yung ganitong pili nuts, guys. Yung fresh. Yung hindi pa siya naluluto. So dati guys, itong mga to ay sa rack namin nakalagay dahil nilalanggang siya pag nandito sa inyos. So ngayon, dito na natin siya ililipat. Thank you nga po pala kay Ma'am Victoria sa nagpadala po nito sa amin. So ito naman ay token dun sa last seminar na inatinan ko. Nilagay ko din siya pansamantala sa ref dahil nilanggam din kahit anong higpit. Sobra nilanggam pa rin siya. Kaya ngayon, subukan natin lilipad ko na dito. Sana dito hindi na siya lagay. At, naipit na talaga. Medyo ginabilang matapos, pero mission accomplished pa rin. Dahil natapos natin i-assemble, i-organize, at ayusin itong bagong pantry area. I can't wait na dumating si Becca para ma-surprise siya. I'm sure magugulat siya. Maayos na itong pantry. At the same time, excited na rin ako na i-invite uli ang aking mga pamangkin para sama-sama kami magmerienda. For now, time to rest na. Kailangan ko munang mag-wash up, maligo. Dahil grabe, pinawisan ko guys sa pag-assemble itong bagong kitchen cabinet. Pero enjoy naman. I hope na-inspire din kayo kahit papano sa vlog ko. At meron din sana kayong natutunan. That's it for today's vlog. I hope you enjoyed watching. Lagi po nating tandaan. Patuloy tayong magmahal. Patuloy tayong maging masaya. Dahil may kalayaan ka. Thank you for watching. God bless!